kasama ko ngayon si Uyon mga katropeks. Ayan o. Eh, gusto niyo yung sumama? Ayan po, sinama ko na para walang gulo. Alright mga katropeks, no? Sa araw na ito, ating pasalan ngayon ang Aegis Bike Shop sa may bahagi ng Gastambiri Street, Sampaloc, Maynila. Ayan po. Maraming mga katropeks, no? Ano yung mga latest update? Mayroon sila, no? When it comes sa mga bike, mga katropeks, no? Yung mga malupitan na bike. Yan po ating alamin sa Aegis Bike Shop. Kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimtaang pumindot mga katropeks. Pindutan yan, ayan po. Para updatein kayo sa ating mga lakad. Ayan po, no? Alright, so without further ado, let's go, okay? Mga katropeks, magandang hapon sa inyong lahat. Eh mga katropeks, andito ako ngayon sa Aegis Bike Shop. Ayan o, oh, Aegis Bike Shop. Ah. Ating balikan mga katropeks. No? Eh, pabalik-balik ako dito kasi nga, sa kadahilanan mga katropeks, may bago silang stock ngayon dito. Ayan po. So sa lahat na lang hanap dyan ng mountain bike na wake mga katropeks, ay hindi to make ha. Kasi sa mga katropeks, nalilito tayo kasi mayroon kasing make na brand, mayroon ding wake. Ito mga katropeks, wake siya. Ayan po, naka one by, no? Sa lahat ng mga one by lovers diyan, ito mga katropeks para sa inyo, no? Ating ipi-features mga katropeks ang bagong latest update na MTB na Wake ang brand po. Wake ating note mga katropeks ha. Wake at saka si Hager na carbon frame at saka Mungus mga katropeks na dirty jump. Ayan po, yan po yung ating ipi-features ngayon po. Tatlong bike ng mga katropeks, no? Pang malakasan to. Again mga katropeks, sa lahat ng hindi pa familiar sa lugar na ito, eh dito lang po yan mga katropeks sa Gastambiri Street. Ayan po Gastambiri, ito po yung Gastambiri mga katropeks, no? Ayan po dyan. So kung galing po kayo ng Soria po or sa may Ricto, sakay lang kayo ng jeep mga katropeks, no? Yung signboard na Murayta Gastambiri, eh dito talaga dadaan ang jeep dito. And at the same time mga katropeks, tapat lang po siya ng Mary Childs Hospital dyan. Ayan po, ayan po Mary Childs General Hospital. Eh dito lang po mismo yung Aegis Bike Shop. Ayan po mga katropeks, no? Ayan po yung Aegis Bike Shop. Atin ang isa-isahin ang mga stock mayroon dito sa Aegis Bike Shop. Alright. Ayan po mga katropeks, sa first bike natin dito, siya po si Wake. Ayan po. Minsan mga katropeks, nalilito ako ito kasi minsan kasi mayroong make na brand. Ito po siya si Wake. So pasensyaan mga katropeks, humingi tayo ng pahinturot kay Busing kasi siya kasi ang may-ari ito. Nabili na ito mga katropeks, pasensyaan na ha. Take care na po si Wake dito po. Pero mga katropeks, marami pa silang stock dito, no? So ipipictures lang natin mga katropeks, at least mayroon kayong idea kung anong specs dito. Pero ito mga katropeks, as of this time, ano, taken na po siya, no? Kay Busing. Pasensya po sa, ayan po, si, buti pumayag mga katropeks, no? So dito mga katropeks, ating ipipictures si Make. Ito po ang kanyang appearance. Mga katropeks, ito ang kanyang full appearance na pag malayuan siya. Ito talaga yung ano niya, dating niya. Ayan o. So dito tayo sa kanyang frame mga katropeks ito, no? Okay, dito tayo simula sa kanyang frame. So ang kanyang kulay mga katropeks, ibang kanyang kulay ito, para siyang gray. Ayan po, no? Gray siya na medyo glossy mga katropeks. Ayan po. So ito po, mayroon pa siyang ano to, plastic kasi bago to mga katropeks. So bagong labas sa kanyang lungga. Ayan po. Yung mga cartoon niya, oh. So, ayan po. So, ang kanyang brand, mga katropeks, siya po si Wake. Ayan po. W to, oh. W-A-K-E. Wake. Ayan po. Ang kanyang model, mga katropeks, siya po si Robin. Ayan po, Robin. Robin Hood. Ayan po, oh. So, ang kagandahan po, mga katropeks, kasi unang-una, on the first place, ayan po, naka-ICR na po siya dyan. Ayan po, internal cabling routing, no? Nasa ilalim po ang kanyang mga cable dyan. So, kabilaan po yan, mga katropeks, dito sa likod. Ayan po. Naka-internal ang kanyang shifter, naka-external ang kanyang brake dito, cabling, ayan po, no? So ang kanyang frame size mga katropeks, naka 17 po siya, ayan po, ayan po, medium size, no? So applicable to sa mga 5'9, 5'8, 5'7 na height, pwede dito mga katropeks. At the same time mga katropeks, no, naka-aluminum po siya, naka-alloy frame po siya, ayan po, naka-alloy, oh. Ayan po, no? Alloy frame siya.
Alright, so naka-alloy frame siya mga katubis. At the same time, maganda po ang kanyang geometrical forma dito. Ayan, geometric design dito. Ayan po, kasi nga pa-island siya mga katubis, no? Ayan po. Alright, so ito po ang kanyang specs mga katubis sa kanyang tire dito, no? 9x1.95 ang kanyang specs sa kanyang tire dito. Ayan. So again mga katubis, no? When it comes sa kanyang gear dito, no? Naka-1x la. Ayan po. Again, sa lahat ng mga 1x lover dyan, ito po mga katubis, naka-1x lang, oh. Okay. Ang kanyang crankset po, powered by Ragusa. Ayan po, naka-Ragusa na siya, oh. Alright. Ragusa R600. Ayan po, oh. Ragusa R600, no? Okay, naka-apat po ang kanyang spider dito, no? Okay, naka-square tipper siya, mga katubis. Okay, naka-1x dyan. Tapos, ang kanyang speed dito. So, bilangin natin, mga katubis, ha? Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka-10x mga katubis ang kanyang gear dito. Naka-1x10 speed siya. Ayan, no? Ang RD po, powered by MX-10 siya. Ibig sabihin, end speed siya mga katropex. Ayan po, ito ang kanyang RD. Okay, so wala po siyang FD since naka-1x lang po siya, no? Wala siyang FD dyan. Matic na yan mga katropex, no? Ayan po, GB na yan mga katropex. Wala talaga ang FD pag 1x lang. Again, no, sa lahat ng mga naghanap ng mga ganitong bisikleta mga katropex, dito lang po yan sa ano po, Aegis Bike Shop. Ayan po, Aegis Bike Shop po. Ayan po ang kanilang ano, mga katropex, no? Kanilang number, oh. Di ba? So, pasalan nyo naman, tawagan nyo ng mga katubigs, no, regarding sa iba pang items, mayroon sila dito. Alright, again mga katubigs, no, naka-manual lockout na po siya, naka-lockout na dito. Oh. Ayan po, it's powered by weight din ang kanyang suspension fork dito. Ayan, oh. Okay. Okay, 29ER to sa mga katubigs, ha. Again, ang kanyang brake dito is powered by Lugan. Ayan po, naka-hydraulic disc brake na po siya. Powered by Lugan po siya. Ayan po, naka-Lugan na po siya. Oh. Ayan po mga katubis, no? Okay, hydraulic disc brake na po siya dyan. Ang kanyang shifter, again, powered by Sinsa. Ayan po, Sinsa siya. Oh. Wake na rin ang kanyang handlebar dito. Ayan po. Okay, wake ang kanyang stem mga katropex. Medyo, nasa mga 3 inches mga katropex ang kanyang stem dito. Ayan o. Oh. Alloy ito mga katropex, ha. Alloy ang kanyang stem dito. So dito sa seat post, no? So malamang sa malamang, medyo bakal ito. In time, pwede ito palitan mga katropex, no? Ayan o, oh, nakapilisa siya o. Oh. Alright. Okay, dito sa kanyang drop out mga katropex, no? Nakapilisa. Kabilaan mga katropex, no? Ayan po, kabilaan siya. Quick release siya o. Oh. Ayan po. So again mga katubigs, no, naka-alloy frame siya, naka-1x10 speed siya, alloy ang kanyang steam dyan, ayan po, naka-hydraulic disc brake siya, ito po ang kanyang full appearance. Ito na tayo sa presyo mga katubigs, no, ito po, sa halagang 12,300 pesos mga katubigs, ayan po siya, oh. Okay, sa halagang 12,300 na po siya, mayroon ka lang ganitong klaseng bisikleta, naka-1x po, 1x10 speed siya, again, alloy frame, naka-hydraulic disc brake siya ng Lugan, ayan po. Okay, sa halagang 12,300 pesos. So, pasalan nyo lang ito mga katubigs, no? Ibulong nyo lang sa may-ari kung gusto nyo magtawad mga katubigs. So, basta as of this time, ito po ang kanilang presyo sa halagang 12,300 pesos. Alright, so mga katubigs, ang kagandahan dito mga katubigs, kasi pag bili mo ng items, no? Pwede mo i-test drive mga katubigs dito. Ayan o, test drive si Busing, oh. Kumusta, boss? Okay lang? Ayan po, ito ang kanyang ano. Ito mga katubigs, no, pwede pala i-ano dito banda kasi malawak mga katubigs dito, no, pwede mo i-test drive dito sa kanila. Ayan po, pwede. Nakabayad na, sir. O, basta nakabayad lang, no, kailangan payment muna. Payment first, no. Ayan po. Ayan, no, lupit si, ano, no, si Wake. Uli sa kanyang recommendation, no, lupit na mga katubigs, pwede daw. Ayan po, sa halagang 12,300 pesos, ano, meron ka ng Wake dito. Okay mga katubigs, pasensya mga katubigs, ha, kasi tatlo lang talaga yung bike ang ating i-pictures. Kasi ito mga katubigs, mayroong nagpa-symbol dito, no. Since mga katropex, itong GT na Fulsos mga katropex, eh dito sa kanila to. So, i-add on natin mga katropex, no? Isasama natin sa vlogs dito. So, again mga katropex, sa lahat naman naghanap dyan ng mga batalya dyan na pangmalakasan, ito mga katropex, siya po si GT, oh. Ayan po, GT na GT, oh. Okay, Fulsos siya mga katropex. Ayan po ang kanyang suspension dito sa kanyang rear, oh.
Okay, so kung bibili mo ito mga katropik, kasali na ito siya, no? Ito po, ang kanyang model ito, siya po si DNM. Ayan po, DNM, oh. Okay, AOY-36RC. Ito pong specs mga katropik dito. Naka-large po ang kanyang size dito. Ayan, oh, frame size niya, oh. GT na. Kulay pula mga katropik, tapos mayroong gray dito na lining, oh. Okay, again mga katropik, no, GT siya ang kanyang model. Siya po si Sensor 1.0. Ayan po, Sensor 1.0. So, alloy na rin dito banda, no? Ito, alloy na rin dito, alloy na rin dito sa lahat. Halos alloy mga katropik. At the same time, alloy po ang kanyang frame dito. Okay, makapal po ang kanyang chin stay mga katropik, so. O, di ba? Glossy white. O, yan po. Tapos, naka-quick release rin sa dito banda mga katropik, no? Ayan, o. So, ito po ang kanyang specs sa kanyang alloy ito, no? 60-61 po siya. Aluminum mga katropik, no? Alloy talaga siya, no? Magana at matibay ito. Ayan po. At saka malinis tingnan mga katropik kasi pulay, kulay puti siya. Tapos, pula ang kanyang printing dito. Printed. Ayan po. Okay. Ito. Again, sa lahat na nanghanap ng ganitong klaseng batalya, eh, dito lang po sa kanila mga katropik, no? So, hindi lang po yan. GT. Marami pa silang ibang stock mga katropik when it comes sa ating mga batalya. Ayan po, frame. Ayan o. So, actually mga katropik, ito sa itong gulong, itong guma, itong fork dito, hindi to galing sa kanila mga katropik, no? Galing to sa owner. Okay, ito po, mayroon din dito atomic na steam, no? Pinapasimbol ko. Ito mga katropik, hindi to sa kanila. Pero actually, mayroon silang ganito mga katropik, no? So, nagdala na po yung may-ari dito. Okay, pinapasimbol dito. Ibig sabihin mga katropik, dito pala sa kanila. Okay, tumatanggap sila ng mga ganitong kasing transaction mga katropik, no? Halimbawa, ito yung bibilhin mong batalya. Dito may pasimbol. Dala ka lang ng mga gamit yan. Pwedeng-pwede. Ayan po, no? So, by the way, mga katropik, no? When it comes sa kanyang halaga dito, price dito, itong GT na Sensor 1.0, ito po ang price ito is halagang 17,900 pesos. So, again mga katropik, no, for the second round, no, pangalawang bike na ating isi ngayon, siya po si, ayan po, Hogger. Ayan po, Hogger or Hogger. Depende sa yung pagbasa lang ngayon, depende sa ano, pronunciation dito. Ito po, si Hogger. Ayan po. So, ating alamin mga katropik, no, ano ang specs dito. Okay mga katropik, ating simulan sa kanyang batalya dito, no. Glossy po, itim siya mga katropik, no. Itim siya na blended na luminous green. Ayan, no. Di ba? Visible to mga katropik sa paggabi ka. Kahit gabi ka dito, kikita-kita ka dito kasi ano siya, reflector. Ang ganda dito mga katropik sa kanyang frame. Kasi nga, hindi po lahat mga katropik kulay green dito. Ayan po, nakahap lang po siya dito. Tapos, sa dito na side mga katropik, itim na siya. Di ba? Ganda, no. Eh, konti lang po ang kanyang ano dito banda. So, mga 7 inches mga katropik dito, ang kanyang kulay. Tapos, daris dyan, ibang kulay na siya. Ayan po, no. Ito po ang kanyang appearance mga katropik pag malayuan siya, oh. Di ba? Makita mo kagad mga katropik kasi nga sa unahan, ano na siya, luminous green. Ayan, no. Tapos, black siya. Okay, black talaga yung kulay niya mga katropik. Pero ang kanyang print dito is luminous green siya. Ito yung Hogger. Ayan, no. Alright. So again mga katropik, no, ang kanyang frame size dito, ito po ang kanyang frame size. 17 mga katropik, no, medium size siya. Ayan o, 17 siya o. Oh. May nakalagay dito, Intel pulley system. Ayan po, EPS. Ayan po. At the same time mga katropik, naka-carbon siya. Ayan po, ang ispo siya kanyang carbon, no, T700 carbon. Ayan o, carbon frame siya.
So, ibig sabihin mga katabis, carbon frame pala tong batalya dito. Ayan o, kaya pala mga katabis, no? Smooth welding siya dito, oh. Linis-linis siya, oh. Okay, carbon frame siya. Ang kagandahan dito kasi dalawa po ang kanyang butas dito, ayan po. So, pili ka lang dito mga katabis kung saan mo ilagay ang cable dito kasi dalawa po ang kanyang butas dito, oh. Ayan po, no? So, kabilaan mga katabis, ito po. Dito sa kabilang side, sa left side, ganun din mga katabis, dalawa din butas dito. Ayan, oh. So, hindi pala problema dito, no? Kasi, maliban sa ICR na dalawa ang butas dito. So, pwede. Ayan po mga katabis, no? Again, naka-carbon frame siya, naka-ICR na. Ayan po ang kanyang appearance, oh. At the same time mga katabis, makapal po ang kanyang chainstay dito. Ayan, oh. Kapalo na sa mga 1.1 inches mga katropex. Ayan po, makapal siya. Pakapal, no? Mula dito, nasa mga 1 inches lang dito banta. Kumapal na siya. Ayan, kapal na siya, oh. Ayan po mga katropex. At saka nakaabang na mga katropex na ito. Ay, nakaabang ito. Lagayan ng mga ulam mo. Sabi ni Subiit dito, oh. Oh, sabi ni Subiit, lagyan ng mga ulam dyan. Pwede. Oh. Again, mga katropex, no? Ito ang kanyang speak sa kanyang batalya, no? So dito tayo sa kanyang shifter mga katabis, no? Ito po ang kanyang shifter. Powered by Shimano Jewelry siya. Ayan, no? Oh. Ang kanya namang brake dito, Shimano Jewelry din siya. Ayan, naka-Shimano na siya, oh. Ingay mga katabis kasi na may nag-ano dyan, may nag-welding dyan, no? May nag-ano dyan, medyo maingay talaga siya. So, pasensyaan nyo mga katabis, ha? Again mga katabis, naka-1-by lang dito siya, no? Sa kanyang crank arm, sa crankset dito. Ayan, 36-26, yan po siya, oh. VF, may nakalagay dyan, no? So again, naka 1 by lang mga katabis, no? Apat ang kanyang rider dito. Makapal na rin ang kanyang crank arm mga katabis, oh. Ang kanyang drop set mga katabis, powered by Shimano Jewelry. Ayan, oh. Shimano Jewelry ang kanyang crank arm yan. Powered by Shimano Jewelry. Ayan po mga katabis. Ang kanyang speed mga katabis, bilangin natin, ha? Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 10 speed siya, no? Ayan po. 1x10 speed siya. Okay mga katabis, no? Ang kanyang gulong dito, no? Ang kanyang guma is powered by Maxxis po siya. Maxxis tire po, nakalagay, oh. Tapos ang spec sa kanyang gulong mga katabis, nakalagay ito po, 27.5x2.25. Ayan po. Medyo makapal to mga katabis, no? Okay, naka 27.5 ang kanyang size sa kanyang rim dito mga katabis, even sa kanyang tire dito. Ayan po, 27.5. Ayan po, nakalagay Aurora, oh. Okay. Okay, at the same time mga katabis, naka-tapered na po ang kanyang head tube dyan. Ayan, oh, naka-tapered na. Naka-air shock na siya dyan. Ayan, oh. Okay, naka-release na siya dito mga katabis. Ayan po. Okay, powered by swords ang kanyang hub dyan. Ayan po, naka-sword na po siya, oh. Sa pabilaan yan mga katabis, no? Sword ang kanyang hub dyan. Quick release siya mga katropex. Ayan po. Kabilaan po ang kanyang ano dyan, hub dyan. Sword ang kanyang brand. Ayan po mga katropex. Ito ang kanyang full appearance, oh. Okay. Max John. Again, Max John ang kanyang tinidor dyan. Okay. Roswell ang kanyang handlebar. Trident ang kanyang steam dito. Ayan po. Ang kanyang group set mga katropex na is powered by Shimano Jewelry siya. Ayan po. Naka 1x10 speed siya. Again, sa halagang 48,000 pesos mga katropex, no? Ayan po, sa halagang 48,000, meron ka ng carbon frame. Ayan po, powered by sword ang kanyang rim set mga katropex dito. Ayan po, itong rim mga katropex, no? Kasali na po ang kanyang hub dyan. Ayan po, powered by sword siya. Ayan po, no? Ito mga katropex, sword ng brand, oh. Oy. Mula dito sa kanyang rim mga katropex, no? Sa kanyang spoke dito, sa kanyang rayos. Pati ang kanyang hub mga katropex, powered by sword siya. Ayan po. Again, naka-group seat po siya ng Shimano Jewelry. Ayan, no? Sa halagang 48,000 pesos. Sa lahat na nagbabalak na bibili dito, no? Pasalan nyo lang dito sa Aegis Bike Shop, no? Dito na po yan sa Sampaloc, Maynila. Ayan po, no? Okay, pasalan nyo na mga katropex ng 4-parter transaction. Okay mga katropex, no, pang last 3 mga katropex natin i-check dito. Ibabike check mga katropex si Munggos ko. Ito po si Munggos, oh. Munggos ang kanyang brand mga katropex dito. Yan po si Munggos, oh. Dirty jump to mga katropex, ha. Sa lahat ng gustong mag
mag-jump dyan. Ito yung mga riders dyan. Ito para sa inyo, no? Ito po kasi magaan itong mga katropics. Ito pong ginagamit ng mga jammer dyan, yung mag-jump-jump dyan. Ito na po siya, munggos. Okay mga katropics, ang kanyang model siya po si Ritual. Ayan po, R-I-T-U-A-L. Ayan po, Ritual. Okay? Munggos Ritual. Okay. So, ang kanyang appearance mga katropics, no? When it comes sa kanya handlebar dito, naka-riser bar po siya. Ayan po, naka-riser bar siya, naka-rise siya punti, no? Pag ganyan siya, pa-slant, pataas siya. Kaya riser bar po siya dito. Oh, okay na ang kanyang grips dito mga katropics, no? Okay, when it comes sa kanyang brake dito, ito po powered by Shimano siya. Ayan po, naka-Shimano siya, oh. Alright. Ito po ang kanyang brake mga katropics, powered by Shimano. So, lahat talaga na dirty jump mga katropics, naka 1x na talaga yan. Naka 1x na po ang kanyang sprocket kit dyan. Ayan po, naka 2 axle siya mga katropics. Okay. Again, naka 1x din ang kanyang chainring dito. Ayan po, powered by Corey ang brand. So, alloy ito mga katropics, no? Ayan po, naka-4 din ang kanyang spider dito. Powered by Fireye. Ayan po, naka Fireye siya. So, alloy din dito mga katropics, no? Alloy din ang kanyang crank arm dito. So, ito, alloy ang kanyang crank arm. Alloy ang kanyang chainring dito. Ayan po, naka-square taper po siya mga katropics. Ayan, no? Corey na Corey, oh. Ayan po. Powered by Maxxis sa kanyang tire dyan. Ayan po, naka-Maxxis siya, no? Okay, naka 26 siya. 20 size na kanyang size sa kanyang gulong dyan. Ayan po. Okay. Oh, dali siya dyan. Ayan po, naka air shock na rin siya mga katropics dito. Ayan, air shock siya. Oh. So, when it comes sa kanyang brake dito mga katropics, naka hydraulic disc brake siya ng Shimano. Ayan o. Oh. Shimano po ang kanyang brake dito na hydraulic. Ayan po. Again, naka Shimano po ang kanyang disc brake dito na mika-ala hydraulic. Ayan po, naka-hydraulic disc brake siya. So, shoutout nga pala, mga katropics, sa Certifam family ng Manunggal, yan. Shoutout. Thank you, brother. So, sir, mga katropics, shoutout sa lahat ng mga bikers dyan. Nakapang ride safe, everyone. Thank you. Nilagyan na ang seat post dito. Ito po, ito ang kanyang seat post, mga katropics. Oh. Again, mga katropics, ang kanyang element sa kanyang batalya dito is chromoly siya mga katropics, no? Hindi siya basta-basta, no? Hindi lang siya alloy, bagkos, chromoly po mga katropics dito, ayan, no? So by the way, ang kanyang price dito mga katropics, halagang 18,500 pesos po ang kanyang presyo dito, no? Is RP price. Again mga katropics, naka-chromoly ang kanyang batalya dito, ang kanyang frame, ayan po, powered by Mongos, ang kanyang model siya po si Ritual, ayan po, no? Biker, Bike and Roll po ang brand sa kanyang saddle dito. Ayan, nakalagay, oh. Bike and Roll, oh. Alright. So, again, mga katropics, hanggang dito na lang tayo, mga katropics, no? Again, sa lahat na hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, huwag kalimtaan, mga katropics, pindot na dyan. Ayan po. Subscribe and din like and share para updatein kayo sa ating mga lakad. Again, dito si Van Brick Salcido, palagi nag-iiwan na huwag matakot at magamba sapagkat ang buhay ay puno ng pag-asa. Adios! Okay!